kabebe, welcome back to another vlog. So, nandito tayo sa Terminal 3. Gaya ng sabi ko dun sa last episode ng aking vlog na magkakaroon tayo ngayon ng trip to Taiwan. So, ayan, tapos na ako magbayad ng tax. And then, dumiretso na ako sa may check-in counter. Then, after, pumunta na tayo sa immigration. Since bawal mag-video, so hindi pwede, dumiretso na rin ako sa may security check. So, ayan, tapos na tayo dito mag-shoes. And then, hahanapin na natin yung boarding gate kung saan tayo maghihintay. Since malaki tong Terminal 3, so, for the lakad ng person. Doon pala sa travel tax na binayaran ko mga kabebe, nagbayad ako ng 1,620 pesos. At saka pala mga kabebe, huwag niyong kakalimutan mag-register sa website na etravel.gov.ph kasi by now, ayun pa rin requirements ng ating government kapag lalabas ka sa ating bansa. Kailangan mag-register ka doon 3 days or 72 hours bago ka mag-flight. So, magbibigay sila ng QR code after mo mag-register doon and then madali lang naman mag-register doon. Tatanong lang naman about sa flight mo, saan ka mag-i-stay or ilang araw ka mag-i-stay, ganun lang siya. So ito nga mga kabebe, boarding time na at nagpapapasok na sila ngayon sa airplane. So sobrang excited na ngayon ng person dahil first time ko lang din makakapunta sa Taiwan. Since sobrang maulan ngayon dito, praying for the safe flight tayo. After 1 hour and 45 minutes, mga kabebe, nakarating na nga ako dito sa Taiwan. By the way, mga kabebe, madali lang makapunta dito kasi wala naman silang hinihinging kahit anong requirements. Tapos, ang oras nga pala dito ay parehas lang din sa atin sa Pilipinas. After ko nga makuha yung luggage ko at nakita na rin kami ni Joa, pumunta kami dito sa Taiwan Lucky Land. Kung nabalitaan nyo, diba meron silang 5,000 NTD dito kapag nanalo ka sa kanilang paraffle. So 7 days bago ka pumunta dito sa Taiwan, kailangan magre-register ka sa website na to. Ilalagay ko na lang din sa link at magbibigay sila ng QR code. Tapos i-scan mo dito, pag lucky ka at nanalo ka, meron kang 5,000 NTD. So, eto, tirinay ko na nga, in-scan ko na ang QR code. So, eto na, ta-den! Luckily, nanalo ko ng 5,000 NTD. So yan mga kabebe, after ko ang manalo, pumili na ako sa kanilang claiming counter. By the way mga kabebe, yung booth nga pala nila ay open yan 24 hours. So kahit anong oras ka mag-arrive dito sa Taiwan, may mag-a-assist sa'yo. Tapos, ang prior nga pala ng mga kabebe para makakuha ka ng 5,000 NTD ay mag-i-stay ka sa Taiwan ng 3 hanggang 90 days. At ang sabi ko nga kanina, pag nag-register ka ay 7 days before ka mag-arrive sa Taiwan. So bongga, di ba mga kabebe, sinuwerte ako this time at nakakuha tayo ng 5,000 NTD.
Sa pag-claim nga mga kabebe is kanila yung QR code na nakuha mo sa pagre-register, tapos kailangan mo ng passport mo, ng boarding pass, tapos yung return ticket mo. Yung makukuha mo nga pala ditong pera mga kabebe, pwede mo siya magamit sa food, transpo, sa mga purchases na tumatanggap ng mga easy card. Buti na lang sinuwerte tayo this time kasi si Jowa hindi siya pinalad. Eto nga palang pa-promo nila mga kabebe, nag-start to nung May 1, 2023 hanggang June 30, 2025. So ano pang hinihintay mo? Tara na mag-Taiwan! After nga namin ma-claim yung card mga kabebe, dumuretso na kami dito sa kanilang train station. Ito ang gagamitin namin papunta dun sa hotel na pag-iistehan namin. Ang ganda dito sa Taiwan mga kabebe, kahit saan ka pumunta, meron silang train, napaka-accessible at hindi ka na rin mahihirapan. At habang naglalakad nga kami, nakita ko tong Team Hoan. Sa sobrang gutom ko, sabi ko dito na lang kami kumain kasi alas dos na rin ang hapon dito. At dumating na nga tong order namin na pork dumplings, spare ribs, at saka tong spring roll na in-order namin. At kasama na rin itong milk tea. Quick lunch lang kami for today. 2 hours later. After nga namin kumain, dumaretso na kami dito sa hotel na pag-iistehan namin for 2 nights dito sa May Hilton. Itong hotel nga na to ay accessible siya sa train station, mga 3 to 5 minutes walk lang, kaya pinili namin mag-stay dito. Bibigyan ko na rin kayo ng quick room tour dito sa pag-iistehan namin na hotel. After nga nito, magpapalit na kami agad at pupunta na kami agad sa Shipen. Gagabihin na rin kami nito kasi mag-train lang din kami. So yan mga kabebe, nandito na nga kami sa Taipei Main Station kung saan sumakay kami ng train papunta sa Rufang Train Station. At from there, magsasakay kami ulit ng isang train papunta naman sa Shipen. Yan mga kabebe, nandito na nga kami sa May Rufang Train Station. Nagtanong kami sa guard kung saan papuntang Shipen. Ang sabi, kailangan daw namin tumawid dito sa underpass. Kaya ito for the tawid ng mga person para makapunta sa kabila at makasakay sa train na papunta naman sa Shipen.
Finally mga kabebe, nakarating na nga kami dito sa Shifen Train Station after ng 1 hour na pagsakay namin sa train. By the way mga kabebe, ito nga palang Shifen, famous to dahil sa kaninang pagpapalipad ng lantern. Isusulot mo daw yung mga wish mo doon, tapos ipapalipad mo yung lantern. And then famous din sila dahil sa kanilang old street. Ito nga pala yung mga kulay na ibig sabihin sa lantern. Meron dyang iba-ibang kulay. Kung gusto mo isang kulay, 200 NTD. Kapag iba-ibang kulay naman, 250 NTD. It's like 436 pesos, ganun siya. So, pinili ko iba-ibang kulay. Ewan ko na lang talaga kung di talaga matupad yung wish ko dyan. De, charot. Lagi naman talaga kahit anong wish mo, nasa tao pa rin yung gawa, diba? So, yan, for the sulat ang person ng mga wishes niya. Tinakpan ko, diba, para din nyo makita ang sinulat ko dyan na good health at para din nyo rin makita na more travel. So yan mga kabebe, for the video tayo habang ipapalipad natin itong lantern nila. Tapos yung mga kabebe, tinakpan ko pa rin, diba? Para hindi nyo rin makita na sinasabi ko dyan na yung jowa ko, sana siya na yung forever ko. Charot, lande! So yan mga kabebe, after ko nga magpalipad ng lantern, gusto ko naman maglakad-lakad dito sa Shipen para makita ko yung kanilang mga pagkain na tinitinda dito sa kapaligiran. Ang dami kasing mga tinda dito. Tingnan nyo, napakadaming tao na gusto rin magpapalipad ng lantern. So yan mga kabebe, tapos na nga kami maglakad-lakad dito sa Shipen. Actually, marami pa ako gustong puntahan na malapit dito gaya ng waterfalls at gaya ng Jupen. Kaya nga lang wala na ring oras at pumangit na bigla yung panahon. Kaya naisipin na lang din namin pumalik na lang sa hotel bago kami kumain ng dinner. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, aga-agahin nyo para marami kayong malibot na tourist spot. So yan mga kabebe, dinner time na nga. Dito kami kumain sa may Yamachan. Trip ko talaga kumain dito kasi walang gantong restaurant sa Pilipinas. Gantong chicken wings lang, favorite ko dito with the beer. Sarap! Hanggang dito na lang yung part 1 or yung day 1 natin dito sa Taiwan. Please follow for part 2. Please like and subscribe. And please follow my social media account. Thank you for watching mga kabebe. See you on the next vlog. Bye-bye!